Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Lime Mondays Vlog. Heto ho, at napakainit na naman, mga kaibigan, nitong ating tatalakayin. Alam niyo ho ba, dito sa lumabas na video muli ni Congressman Tevez ay nagpapanggap daw, di umano, nabaliw. Nako po. Yan o ang ating tatalakayin, mga kandis. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Heto, ako po ay muling nakikiusap, mga kaibigan. Lubos po nating tapusin nating panoorin ng video na ito na lubos po nating maunawaan. Ano nga ba ang sinasabi nitong ating mga mahal na netizen? Sapagkat napanood na pala nila ang video na ito na very controversial na nagpapanggap di umano na baliw itong si Congressman Tevez, at nang sa ganun ay malusutan kung may maniniwala sa kanya na baliw ang kanyang kaso. Panoorin po natin. Panood ko lang ng YouTube ulit ngayon. Ewan ko ba? Di ko alam kung malakas lang talaga ata sila ni Bonjing or bobo or tanga. Mayroon naman siyang sinasabi tungkol sa 13 daw sakay ng aeroplano, no? Paano sasakay yung 13 na tao sa 9-seater na aeroplano? Sabay, mali-mali pa yung mga lugar na sinasabi niya. Seryoso tayo ng konti, no? Pag-usapan natin yung mga nakaraan. Alala nyo, nagkwento sila na may helicopter na sinakyan daw ng 5 pasahero ginamit pantakas. Yung helicopter na yon ay Bell 505. It's a 5-seater helicopter. Ngayon, paano mapagkasya ang 5 pasahero sa 5-seater helicopter? Pero huwag natin kalimutan, mga palangga, may piloto pa yun. So, piloto plus 5 pasahero, magiging 6 na siya. Mga palangga, walang matinong piloto lilipad ng overloaded na aircraft, much more a helicopter. Hindi ko nga alam kung kaya lumipad ng helicopter na overloaded. So, dun pa lang makikita natin na may mali. Fast forward, kailan lang. Sabi na naman niya na tumakay daw ako, 13 kami. Kung tinutukoy niya yung eroplano na lumabas sa social media, that's a 9-seater aircraft. Paano mo isasakay yung 13 na tao sa 9-seater na eroplano? Diba? So, dun mo makikita na mali na naman yung impormasyon. So, hindi ko alam kung kulang sila sa research or plain sinungaling lang talaga. Kag-iimbento lang or kaya katang-isip niya lang. So, dito natin makikita na hindi ka panipaniwala tong taong to. So, yun lang, no? Payo ko, lalo na sa mga ganyang posisyon sa gobyerno, dapat bago kayo magsalita, nag-research kayo or nag-iisip kayo. Ay, naku, ayaw ko ba? Di ko alam po, ignorant ito, tanga, bobo, or di ko, last na dry ng amats. Ay, naku, last ng amats ko, Chong. Pahinga-pahinga naman. Meron pa palang dalawang isyong kailan talakayan ng seryoso. Sinabi ni Bonjing na kailan magpakita kung may kaso ka. At yung pwede pa ma-MR kung na-acquit ka na. Anong lang naman to? Nagpakita ba yung anak niya yung may kaso yung anak niya? At kung pwede pa pala ma-question yung pagka-acquit, o bakit hindi i-question yung pagka-absweldo ng anak niya? Di ba? Ang bilis dun eh. Semi-magic yun eh. Hindi lang semi nga. Tingin ko magic yun eh. So, ito yung mga bagay-bagay na kailan natin itanong. Dapat masagot. Anyway, kung hindi siya tanga, bobo, or lakas ng amats, wala nang ibang word. Sinungaling. Kaya na pumili, boss. Kaya na maghusga. Ay, yun naman ho, ha? Pasensya na po at kung medyo ay napatawa tayo, ano? Sapagkat kung mapapansin nyo po diyan sa video na yan ay pag pinanood nyo, talagang pinanood ko nga mula pa hanggang dulo, oh, ay tumitirik ang mata nitong si Congressman Tevez, kaya nga pala ito ay sinasabihan na ganon. Abay out, bigyan po natin ng counting highlight chat. Yung video po na yan ay mismo siya po ang nag-upload doon po sa kanyang page, at kumalat na rin po yan sa ating mga kasamahang mga vlogger na ika nga po eh, na nagbablog po para sa katotohanan, hindi po nagbablog dahil sa binayaran, ha? Buti po tayo ay nagkakaintindihan.
But kung mapapansin nyo po, dito sa video na ito ni Congressman Tibes ay talagang inaatake ng kainaman ang ating pamahalaan, kasama ang ating mga netizen, kasama ang ating naglilingkod sa ating pamahalaan, lalong-lalo na po itong si Secretary of Justice Buying Remolia. Alam niyo po mga kaibigan, ay kung i-analisa at bibigyan po natin ng pansin itong video na po ito, ay sumasalamin po ito dahil hindi lang po isang video ang pinakawalan niya, ang inatake niya ang ating pamahalaan at ang mga naglilingkod po sa ating pamahalaan. Data po at sa punto pong iyan ay nasabi ko na ang gusto pong palabasin dito ni Congressman Tibes na walang kwenta ang ating kasalukuyang pamahalaan ngayon. At siya po ay napakalaki ng kwenta. Siya po ay ang ibig kong sabihin, siya po ang ikangahapoy dapat paniwalaan. Lumalabas po sa mga video na ikangahapoy pang-aatake niya. Data po at sa punto po ito mga kandis, ay binigyan po natin ng pansin ang ating mga mahal na netizen. Sapagkat pumasyal po tayo diyan po sa comment section, hindi po natin na masisisi ang ating mga mahal na netizen, ang mga taga-subaybay, na kung ikaw Congressman Tibes ay sasabihin nila na ikaw ay nagpapanggap na baliw. Hindi po ako ang may sabi. According po sa ating mga mahal na netizen na nag-iiwan po ng public opinion diyan sa comment section na ikaw daw po di umano Congressman Tibes ay nagpapanggap na baliw, at dahil sa ganun po ay malusutan mo kung may maniwala sa iyo. Nang sa ganun, baka sakaling malusutan mo di umano ang kaso. Yan daw ang sinasabi diyan po sa comment section. Ang dami po nagsasabi dito na hindi karapat dapat ikaw mamuno bilang isang kongresista sa pamamagitan ng iyong pinapakita. Yan. Nababaliw ka na nang dahil sa pulburon. Binabasa ko lang po. Hindi ako ang may sabi. Nagbabasa lang po tayo ng mga komento. Yan. Nagbabaliw-baliwan yan at nang sa ganon ay malusutan ang kanyang kinakaharap na kaso. Yan. Binabasa ko lang po. Napakadami po na halos lahat po dito. Wala akong nakikita na ikaw nga po naniniwala dito kay Congressman Tibes. Lahat po ng mga komento dito sinasabi nga na ikaw nga po kaya nagagawa iyan ni Congressman Tibes ay desperado na, at yung iba naman po ay nagpapanggap daw ito na baliw. Data po at sa punto pong iyan mga kaibigan, nasa iyo po ang diferensya, Congressman Tibes. Ikaw po ang nagbibigay ng motibo na ikaw ay sabihan na nagpapanggap na baliw, dahil according po sa ruling ng video na pinapakita mo ay talagang kapanipaniwala na ikaw ay nagpapanggap na baliw. According po diyan sa mga netizen na nagbibigay po ng public opinion. Kaya't hindi mo masisisi Congressman Tibes na ikaw ay sabihan ng ganyan. Bueno mga kaibigan, mga kandis, ay sabi nga ng ating mga kaibigan ay kahit ano pa ang gawin nitong Congressman Tibes na ito ay wala na itong lusot. Sapagkat ito ay isang taktika lang po ni Congressman Tibes ayon po sa ating mga kaibigan. Ay maari nga isang taktika, malay mo nga may maniwala na baliw. Sabagay, ang payo ko lang, more acting pa para na sa ganun na paniwalaan ka na ikaw nga po nagbaliw-baliwan.
Pansin na po kung medyo talagang umi-smile ako ng kaunti. Sapagkat itong ating tinatalakay, ay kung tititigan mo nga, talagang ano eh, sabi nga ng ating mga netizen, ay nagbabaliw-baliw. Pansin na po mga kantis, ha. Ayan mga kaibigan, ay hindi po tayo nagpapakalat ang fake news. Kung ano man ho, ang inyong public opinion na naririnig sa akin, yan ho ay nababasti diyan sa ruling ng video na pinapakita ko po sa inyo. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye!